Sa paglubog ng araw at sa pagsikat ng buwan, isa-isang lumalabas sa mga nilalang na umaaligid at nagahari sa kadiliman ng gabi. Ngayong undas, sasagutin natin ang mga tanong na nagmumulto sa ating malikot at mapaglarong isipan. Mga kwento mula sa pinakamadidilim na sulok ng ating imahinasyon, ating sisilipin. Ako si Arnold Herrera, at ito ang Expert's Opinion, The Halloween Special. Ngayong hapon, para gabayan tayo sa usaping kababalaghan, makakasama natin ang ating espesyal na panauhin, isang paranormal investigator mula sa Paranormal Philippines, Mr. Teo Filos. Magandang hapon po, Mr. Teo. Yes, hello, Sir Arnold, at sa mga nakikinig sa akin dito sa BZRH. It's my pleasure to be here po. Maraming salamat po sa pagpapaunlak po sa ating panayam sa hapon po na ito. Ano po ba ang third eye at lahat po ba ng tao ay mayroon ito? Ang third eye is Indian concept actually, pero sa on a serious note, it's more of related sa enlightenment, religiously speaking. Pero parang mayroong isang sikat na guru sa India na nirelate niya yung pagkakakita dito sa mga multo, spirito, doon sa ajna o yung tinatawag na third eye na nandirito sa gitna ng mga mata. And tayo mga Pilipino, parang na-adapt natin yon, yung idea na yon. So literal yung pagkaunawa natin sa third eye na may ikatlo tayong mata. Pero ang tamang term talaga dyan is, tamang term dyan is ESP or extrasensory perception. So parang first time ko lang din po marinig na yung po pala yung tamang term na ginagamit, extraordinary, extrasensory perception. Na, diba? So, kasi ano mo, parang mahigit doon sa five senses natin. So yung ika-sixth na sense is yung ESP. Ito po bang third eye po na tinatawag natin? Paano po ba ito nabubuksan o naisasara ng isang tao? Maraming method, Sir Arnold. So merong sinasabing may orasyon, may ritual, may meditation, may proseso. Kumbaga, maraming paraan para mabuksan at maisara ang ESP or third eye. Meron namang natural lang na nagsasara at nagbubukas. Ito po bang third eye natin, delikado po ba ito para sa mga tao na pangkaraniwang tao na bukas po ang kanilang third eye, hindi po ba ito mapapahamak sila na nakakakita sila ng iba't ibang mga kaluluwa or spirit sa kanilang paligid? Parang ano, depende. Kapag normal na tao, syempre hindi namin ini-encourage kasi nga delikado. Kasi yung idea ng third eye is malawak. Related ito sa mga spirits. So parang kumbaga, kung ikaw isang normal na tao tapos hindi ka sanan, parang napakadelikado, no? So nabanggit nyo nga po na napakadelikado ng pagkakaroon ng bukas na third eye para sa isang pangkaraniwang tao. So ibig sabihin po ba na sense ng mga spirits, mga kaluluwa kung bukas ang third eye ng isang tao? Depende. Oo, meron namang mga spirits na nagpaparamdam kahit sa mga hindi bukas yung ESP o yung mga nagbubukas pa lang yung ESP o third eye. So depende pa rin sa sitwasyon. Pero oo, nasisense din naman nila. Kapag po ba nasisense nila na na-encounter sila or parang nararamdaman sila ng isang tao na open ang third eye, may tendency po ba na saktan sila ng isang kaluluwa? Alam mo, ang mga kaluluwa, ang mga multo, walang kakayahang manakit yan. Nagkakaroon lang na kakayanan niya na manakit kapag nag-elevate na yung spirit, yung ghost into spirits. Kumbaga naging nag-evolve na, naging spirito na. Kasi ang mga spirit lang naman ang pwedeng makapanakit. Katulad na lang ng poltergeist, yun yung mga sitwasyon na nakakapanakit yung mga spirits. Pero yung multo, hindi. Buti na abanggit nyo na rin po yun, no? Sir Teo. Kasi yun actually yung ating next question na
kapag nag-elevate lang po, di ba, from ghost to spirit, doon lang po siya makakapanakit ng isang tao. So, kayo po ba as a paranormal investigator, ano po ba yung mga common type of spirits na na-encounter ninyo sa inyong mga ventures and investigations? Ang pinakamarami, Sir Arnold, is mga imprints, mga yung mga common lang, thought forms. Makaka-encounter ka ng mga spirits sa mga sobrang haunted na lugar. Kundi kaysa mga gubat-gubat, mga ganun. Paano niyo po ba sila ikakategorize? Or kung iraranking niyo po sila base po sa kanilang kapangyarihan, paano po? So, yung mga multo, kasi is parang yun yung mga kaluluwa ng mga namatay na. O yung mga, pwede rin yung mga thought forms is parang naiwang kaluluwa ng mga buhay na tao. Kasi ang mga buhay na tao pwede rin makalikhaya ng ghost, no? Yung mga spirit yun, yung mga nandito na, na bago pa tayo nabuhay sa mundo, nandiyan na sila. And then, may mga ghosts din na nagde-develop into spirits. Yun yung mga may anger issues, may mga masasama yung ginagawa sa panahong nabubuhay pa sila. Pwede silang mag-evolve into spirits din. Gusto ko pong balikan yung in-introduce niyo po kanina na sabi niyo, meron po mga tao, buhay ng mga tao na kayang mag-produce ng spirits kahit buhay pa po sila. Can you expound more on this? Anong klaseng spirit po yung napoproduce ng isang tao, buhay pa? Ang proseso na tinatawag sa ganun is impregnation. Nagkakaroon ng imprints. Kapag halimbawa stress yung isang tao o may problema, stress, nakakapag-iwan yun ng mga excess energy sa lugar na siyang natatap ng mga psychic. So kahit yung mga buhay na tao is talagang nagkakaroon din ng multo. Yeah. So kumbaga parang spirits are not necessarily, kumbaga parang nakakulong lang dun sa idea ng mga kaluluwa, kundi pati na rin dun sa mga bad energies na iniiwan ng mga tao sa kanilang mga emotions, lahat ng mga nararamdaman. Oo, parang yes, oo. Yung iba kasing mga tao, general yung idea nila sa mga ganyan, iisa lang yan, pero may kategory talaga siya. Mm-hmm. Yun, malaking bagay na na-explain po sa atin ni Mr. Teo ang idea na tayo palang mismo mga buhay na tao ay kayang mag-produce ng mga sarili nating mga multo. So tulad nga po nabanggit niyo rin kanina, na-introduce niyo rin po yung konsepto ng mga poltergeist. Based po sa aking general knowledge is yung mga poltergeist, ito po yung mga kaluluwa na nakakapagpagalaw ng gamit. Yung mga gumagalaw ng upuan, mga umiikot ng mga, sabi natin, payong or anything na gamit dito sa ating paligid. And hindi natin to naririnig dito usually sa Pilipinas. Ito po ba ang poltergeist ay considered powerful and mapanakit po ba ang mga poltergeist? Oo naman. Ang poltergeist mismo, galing siya sa German na word na ang ibig sabihin is noisy ghost. Galit na ghost, parang ganun, maingay, ganyan. So, pag ang isang multo ay kayang manakit, kaya magpalutang ng gamit, ang tawag dyan ay poltergeist. English word kasi siya, so parang nangyayari ngayon is hindi lang siya magamit sa Pilipino kasi syempre walang literal na translation dyan. Gawa na rin din siguro nung idea natin na bawat basta multo, spirito, iisa lang. Pero yun nga, ang poltergeist is yun yung mga sobrang galit na nagpapalutang ng mga gamit, nananakit, yan yung mga poltergeist. So tulad nga po kanina, Mr. Teo, nabanggit niyo po yung mga tungkol sa mga spirits and mga ghosts. So ano po ba yung thoughts niyo po sa paggamit ng Spirit of the Glass and Ouija board para mag-summon ng spirits? Delikado po ba ito? Yes, oo, napaka-delikado kasi nung una, sa aming mga practices namin kini-encourage at hindi namin consider yung Spirit of the Glass dahil napaka-delikado gawa nung yung ang mga spirits na natatawag natin, yun yung mga malalapit lang sa akin. So, kung halimbawa yung hinahanap natin at gusto natin makausap is nasa ibang lugar,
nagkakaroon tayo ng problema kasi hindi naman natin sila talaga nakakausap. Yung nakakausap natin, yung mas malapit, yun yung napipick up natin. De paano kung yung harmful pala yung spirit na yun na natawag natin? So, may possibility ng possession, may curse, na magkakasakit whatsoever. So, delikado po pala siya talaga, no? And tulad nga po na nabanggit nyo, just to confirm, tama po na location-based po ang pagsasama ng spirits gamit ang Spirit of the Glass and Ouija board. Kumbaga, kung dito po tayo sa studio magsasagawa ng ating Ouija board and Spirit of the Glass, ang masasama nating spirits ay kung ano man yung nandito sa loob ng studio, kung meron man dito sa loob ng aming studio. Tama po ba, Sir Teo? Tama, Sir Arnold. Yes. Ayan. So moving forward, as a paranormal investigator po, which paranormal entity po yung pinakakinatatakutan niyo for the 14 years ng inyo pong experience as an investigator and why? Ang pinakanakakatakot yung demonic eh. Yung demonic na to the point na kayang mag-possess. Hindi basta-basta pwedeng harapin yung mga ganun kasi kailangan doon yung may malakas na pananampalataya. And yung anyone na umarap doon na hindi malakas na pananampalataya, pwedeng balikan, pwedeng mapahamak din. Kaya nga importante practitioner exorcism yung gagawa. Kaya kami, dahil hindi naman kami training ng Vatican kasi yung talaga nag-train dyan. And noting na hindi lahat ng pare nag-exercise. Ganun katindi yung idea ng exorcism. Kaya siguro para sa akin na nakakatakot yung demonic. So tulad nga po ng nabanggit niyo po kanina na natatakot po kayo dun sa idea ng mga demonic spirits. Pero kayo po as a paranormal investigator, paano po ba kayo nagpe-prepare sa isang paranormal venture? Kung haharap man po kayo sa isang demonic spirit or just a regular na mga spirits or mga paranormal entities, ano po ba yung mga ginagawa nyo? Ano yung mga preparations nyo in terms of equipment, mga essentials po ng isang paranormal investigator? So ganun, ang equipment kasi is depende rin sa sitwasyon or sa case na ina-handle. So kung halimbawa, possession yung ina-handle na case, syempre, ang ating titingnan dyan yung ano yung mga pwede natin dalhin na related doon. Pwede kang magdala ng rosary, ng Bible, pwede kang magdala ng camera, lahat ng related sa exorcism. So kami, haharapin pa rin namin, pero syempre, titingnan natin yung sintomas. Pag nakita natin matindi yung sintomas ng possession, talagang kinakailangan ng isang leader, spiritual leader, saka tayo lang magtatawag ng tulong o hihingi ng tulong sa eksperto sa paraang, sa ganung paraan. Pero kung yung mga basic lang naman, may mga basic naman possession cases, kaya naman natin i-handle yan. Pero syempre, alamin natin yung demonic. Pag demonic, parang advanced na, yung super demonic na, advanced na yun. Hindi na natin basta i-handle. Merong eksperto talaga na. Kumbaga parang gagawa nun para ituloy yung nasimula natin yung investigation. Bilang isang paranormal investigator po ba, Mr. Teo, ano po ba yung personal na essentials, yung talagang hindi nakakalimutan or hindi nawawala sa mga dinadala niyo po tuwing may paranormal ventures po kayo sa labas? Hindi mawawala yung sarili namin. Kasi higit sa lahat, hindi naman nababase sa tools and gadgets yung pag-investigate. Pwede naman yung sariling knowledge mo, sariling kaalaman mo, preparation mo. Hindi mo kailangan yung equipments or tools para mag-handle the missing things. Self talaga ang pinaka-importanting ingredient or factor sa isang paranormal venture. So sinasabi po ng mga tao na ang mga evil spirits daw po ay nakakapag-sense ng vulnerability ng isang tao. So tulad nga po ng nabanggit nyo kanina na kailangan ng isang tao kapag humaharap sa isang demonic na presence ay kailangan niya ng matibay na pananampalataya. So kayo po bilang isang paranormal investigator, how do you ensure na mas malakas po yung willpower niyo laban sa mga spirits na ito? Naku, magandang tanong yan. Pero ang preparation namin sa ganyan, fasting.
Kung isa kang Kristiyano, halimbawa, magpa-fasting ka, ibig sabihin hindi ka kakain ng ilang oras o ilang araw or minimal yung pagkain mo, yung pag-inuman ng tubig. Bago ka humarap, syempre kailangan may prayer, may devotion, magbabasa ka ng Bible. Talagang prepared ka spiritually. And hindi mo yun magagawa ng isang araw lang. Ilang araw yun, minsan isang linggo, minsan isang buwan. So kailangan talaga, it's a battle between good and evil. It's a spiritual battle. Kaya talagang maging preparation mo. Curious ako dun sa part na yun, Mr. Teo, kasi parang, kumbaga kapag sinabi mong may fasting, although alam naman natin sa Catholic side, kumbaga parang part siya ng preparation natin sa Kwaresma. Pero hindi ba manghihina ka kapag nag-fasting ka? Especially kapag isang linggo tapos sa harap ka sa isang demonic or masamang espiritu, isang masamang kaluluwa. Ano pong paliwanag bakit kailangan mag-fasting ng isang tao bago siya humarap sa isang ganitong klaseng experience? Yeah, totoo yan. Manghihina pa physically. Pero kung na-re-experience mo na yung fasting, yung spiritual mo naman na katawan, yun yung parang nag-aano sa'yo. Parang yun yung, kumbaga, nagiging strong sa'yo. Alam mo yung ano, yung kung paano tayo mag-prepare sa katawan natin, paano natin pinapalakas sa katawan natin, nag-gym tayo, nagbubuha tayo, yung muscles natin, yung physical aspects natin, yung katawan natin is tumitibay, lumalakas. So kung nagka-fasting ka, tumitibay yung spiritual body mo. Yung physical mo, pwede natin sabihin manghihina ka, pero kung malakas naman yung spiritual body mo, I think parang equal na rin naman yung doon sa sitwasyon. Sabihin na natin hihina yung katawan mo, pero malakas yung spiritual mo. Yun yung importante para malabanan mo yung entity na yun. So yun po ang malinaw para sa atin, no? Sa mga nanonood sa atin, na kapag haharap tayo sa isang paranormal venture, sa mga iba't ibang mga paranormal entities, di bali nang humina ang ating katawan, ang mahalaga, matibay ang ating spiritual bodies, ang ating spiritual presence, kumbaga, ganun po, no, Mr. Teo? Yes, Sir Arno. Ayan, so bilang pagtatapos naman po sa ating first part ng episode na ito, ng ating Halloween special, ano po ba bilang isang paranormal investigator, ang inyong pinaka-challenging na paranormal experience sa tinagal-tagal niyo po bilang isang investigator? Para sa akin yung aking personal experience, yung takot sa mga espiritu as pangbalik, wala na yan eh. Nung nasimulan pong malaman kung sino sila at ano sila. Pero yung katotohanan na kamuti ka na kung mawala doon sa katinuan dahil uncontrollable na yung ability ko, yun yung pinaka nakakatakot. Kasi parang siguro natakot ako sa magiging resulta na possible pwede ako ng mental hospital, diba ganun, or kung ano mang hindi natin nasasabi, yun yung nakakatakot. Takot ako sa well-being. Usapang multo at third eye, una pa lang yan sa ating espesyal na handog ngayong undas. Dahil nagsisimula pa lang tayo sa mga kwentong kakatwa at makapanindig balhibo. Next Sunday, pag-uusapan naman natin ng ilan sa mga maituturing nating paranormal phenomena tulad ng kinatatakutang sleep paralysis, premonitions, at marami pang iba. Ano nga ba ang paliwanag sa likod ng mga pangyayaring ito? At para gabayan tayo sa talakayan, makakasama pa rin natin si Mr. Teofilos ng Paranormal Philippines. Muli, ako si Arnold Herrera, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ito, ang Expert's Opinion, The Halloween Special.